Marahil nagtatanong ka, ano na ba ang update sa fry ng aking mga beta? Well, after 2 months, heto na sila. Magandang araw mga kahabi, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayong araw, i-share ko sa inyo kung paano ko inaalagaan ang fry ng aking mga beta. Una, pag-usapan muna natin ang tamang pagkain sa fry ng inyong mga beta. Maswerte ka kung meron kang supply ng live food tulad ng grindleworms, BBS at marami pang iba. Subalit kung wala ka nito, walang problema dahil mabubuhay naman ang fry ng inyong mga beta gamit lamang ang egg yolk at iba pang pagkain na pwedeng bilhin sa local pet store. Pero kung ako ang papipiliin, mas maganda kung live food ang ipapakain mo sa fry ng inyong mga beta dahil mas mabilis itong lalaki. Ang importante lang na dapat tandaan sa pagpapakain ng baby beta ay pakainin ito ng tama at huwag sobra dahil mamamatay ang iyong mga alagang isda. Kasing halaga ng tamang pagpapakain sa fry ng inyong mga beta ay ang tank setup. Kailangan na tama ang sukat ng tubig nito at pangalawa, kailangan mayroon itong mga live plants. Mas maganda rin kung ang grow out tank ng inyong mga baby beta ay tinatamaan ng sinag ng araw tulad nito dahil ang sinag ng araw ay tutulong sa pagpapalaki ng ating mga baby beta. And last but not the least na dapat tandaan sa pagpapalaki ng fry ng mga beta ay ang maintenance nito. Kailangan magsagawa ng 50% water change once a week. Huwag maglagay ng tap water. Kailangan gamitin ay ang aged water na nilagyan ng talisay extract na magsisilbing antibacterial sa loob ng tangke.